Isa lamang ako sa napakaraming humihiling, naniwala, nagdasal, kabilang sa napakaraming mananampalatayang lumuhod, umiyak, nagkakasala at pinagbuksan ng pinto ng pag-ibig ng Diyos. Taong 2015 sa dambana ng Panginoon, tikluktuhod akong lumuluha sa milagrosang simbahan ni Santo Padre Pio. Nagsusuko ng sarili at humihingi ng panibagong pagkakataon. Sa bawat pilas ng lubena, sa mga butil ng rosaryo, kasunod ang pagdaloy ng luha, isang patutuon ang Diyos ay mapagpatawad at tumutupad sa kanyang pangako. Manalangin, umasa at huwag matakot. Sa mapagpalang kamay ni Santo Padre Pio ako ay kinalinga. Nabuksan ang pinto ng oportunidad na muli ay paghalabin ang pusong nauhaw. Ang buhay na humkag at panandali ang napalayo sa piling ng Diyos na may lalang. Maraming salamat Santo Padre Pio na muling pagpapaalab ng puso kong nawala ang ningas ng apoy sa pananampalataya. Maraming salamat na sa pamamagitan mo inilapit mo muli ako sa ating Panginoon. Samot hiling ko po sa iyo na pag-ingatan mo kami at laging gabayan sa mundong binago na ng panahon. Sa aking pagbabaliktanaw, 4 na taon ang lumipas. Isang panatag na buhay ang aking nilakbay mula ng antimyas ng pag-ibig ng Diyos ay iniatang ko sa aking mga balikan. Sa araw-araw na pakikipagsapalaran, may mga pagsubok man sa aking buhay ay naging kalasag ko ang matibay na paniniwala na laging lahat ng ibibigay na suliranin sa buhay ay may nakahandang solusyon. Nang nakaluhod ako sa harap ng dambana ni Santo Padre Pio, ipinangako ko na kapag naging maayos ang aking pangingibang bansa, magpapagawa ako ng Padre Pio Garden sa lugar na aking minamahal, ang Isla Verde na isang islang paraiso. Nobyembre 26, 2015, bago ako magtungo sa airport, dumaan muna ako sa Padre Pio's Ryan kasama ang aking pamilya. Nagpapaalam at inahabili ng aking sarili na ako ay pag-ingatan sa bansang aking patutunguhan at gabayan ang aking mga mahal sa buhay. Walang takot akong nararamdaman dahil alam kong kasama ko ang aking mahal na patron at alam kong ito ay kaloob ng Diyos na may lalang. Dumating ako sa bansang Saudi Arabia, ang aking pangalawang tahanan na tila na bago lamang ang kapaligiran. Subalit hindi ko nararamdaman ang kalungkutan. Isang estrangherong tulad ko na sanay sa iba't ibang lugar. Subalit baon sa isip at puso ang determinasyon na maging maayos ang buhay. Tila nagbabakasyon lamang ako sa bagong bansa na aking pinuntahan. Mabubuting nilalang ang aking nakasama at sadyang ramdam ko sa gabay ng aking Panginoon at ng aking patron na sa maayos akong kalagayan. Sa aking pag-araw-araw na pamumuhay, ang nobenang dasalan ay lagi kong kasama sa buhay. Walang pinipiling oras ang pagdarasal na sa puso at isipan ay laging umuusal kalakip na sana ay maipagawa ko ang Garden of St. Padre Pio. Sa loob ng 6 na buwan, nanalo ako ng isang sasakyan. Wari ko ako ay nasa Alapap at sa Bahaghari ay nagduduyan. Isang regalo na hindi ko inaasahan na may swerteng taglay. Pasasalamat na lalong nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalong magdasal at magpuri sa Diyos na may lalang. Dumaan ng 1 taon ang araw ng aking pagbabakasyon. Excited na muli na makarating sa Padre Pio's Shrine, pero may hindi pa akong maipapagawa. Hindi pa sapat ang aking pinagtrabuhuhan para may pagawa ko ang garden niya na aking ipinangako. Mula sa airport ay diretso ako muli sa Padre Pio's Shrine at nagsusulit ng sarili. Dala na naman ang pangako at pananalangin na sa susunod na taon, tulungan niya akong magkaroon ng sapat na pinansyal para may patayo ko ang Garden of St. Padre Pio. Sa pagbabalik ko sa bansa kong pinagtatrabahuhan, tunay na hindi ako binigo. Biniyayaan ako muli ng swerte sa numero at naipagawa ko ang St. Padre Pio Garden, na sa ngayon na idinarayo na rin ng mga deboto ni Santo Padre Pio, na patuloy na naglalapit sa pananampalataya sa ating Panginoon, at may ilang mga kaibigan na bukas puso na tumulong. Idinadalangin ko po sa inyo aming makapangyarihan Diyos na lahat ng nakakapanood nito ay kalingain, at ang lahat ng mahal ko sa buhay, kaibigan at lahat mong nilikha, ay akapin ng iyong mga bisig at magkaroon kami ng buhay na masagana, malayo sa kapahamakan, sa karamdaman at sa masamang nagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa panahong ito na ipinakita mo sa amin ang lahat na pantay-pantay lamang, may hirap man o mayaman,
Nawa po ang pandemya na aming nararanasan sa aming pagising ay maglaho na at makabili kami sa malayang mundo na walang virus. Mahal kong Patrong Santo Padre Pio, sinabi mo po na kapag ang mananampalataya ay may karamdaman, hinihiling mo sa ating Panginoon, ikaw na lamang ang magbata ng sakit nila. Kapag nakikita mo kaming nahihirapan, inaako mo po ang aming mga sunliranin. Maraming salamat po, Santo Padre Pio, sa oras na ito. Tinatanggap namin iyong pagbabasbas, pagmamahal at pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon namin, dahil ibinigay mo po sa amin si Santo Padre Pio, ang aming patron.